ஹலோ போ, குட் ஈவினிங் போ, தினிக் போகோ. Yes, dinig po. Tanong ko lang po kay Brother Wendell. Concern ko lang po kasi hingi rin po ako ng advice kung need po ba na nasa state of grace bago lumapit sa exorcist po. Or ano po yung first step na gagawin bago lumapit sa exorcist priest? For protection na rin po. Brother Wendell? Okay. Para sa lumapit man, lalapit man o hindi, para sa protection natin, kailangan talaga yung tatlo, no? Proper faith, proper disposition of morality, and state of grace. So, yun, makalapit man tayo at hindi, dapat magsikap tayo na nandyan yung tatlo sa buhay natin para protected tayo because we are in the field of spiritual warfare. We have immortal enemy who wants to destroy us, not just in this life, but in the next. And the outcome of this war is very dangerous because it will determine to our eternal destiny. Legendo? Marian? Yes po. Thank you po, Brother Wendell. Babalak po kasi yung papa ko na lumapit sa exorcist priest kasi yung family namin is nasabi na nakulam kami dahil lumapit din po kami nun dati sa yung mga albularyo. At saka feeling ko po open po yung psychic abilities ko. Basta makalapit sa albularyo, isa lang ang findings nila, kulam. No? Yun kadalasan, kulam o kaya'y usog. Pero may epekto pa rin yan ang paglapit sa albularyo. At sige, makipagkita po kayo sa case officer. Magtanong kayo sa pari ninyo sa diocese kung sino ang appointed exorcist. Sige po, thank you po. You are welcome. Okay, thank you sa'yo, Mary Ann. Wala nang ibang tanong? Wala na po. Thank you po.